run it back. Yo, atras, atras, atras. Good morning, mga brother. Nandito ako ngayon sa... Paparin tayo na. Ating license. Here at Robinson Jericho. NANI?! So target natin ngayon, renew ng license. Tignan natin kung magkano aabutin. A few moments later. Ito guys, yung pinakaunang mali nila. So, dumiretso sila doon sa LTO booth para magpa-renew ng license nila or kumuha ng student permit. Ang hindi nila alam, hindi sila aasikasuhin doon hanggat wala sila nung medical. So, dahil tayo, aware na tayo na kailangan muna natin mag-medical, hindi muna tayo dumiretso ng LTO. So, doon muna tayo sa medical. Siyempre, kailangan ninyo magdala ng ballpen ninyo. Pipill upan ninyo yung form nila ng mga basic information. And then, after nun, kailangan ninyo isubmit yung form ninyo dun sa bantay ng medical center. Huwag nyong kalimutang dalihin yung lumang driver's license ninyo at saka isusulat nyo rin yung email address ninyo dun sa form. After ma-inspect yung form ninyo, start na ng inyong medical exam, eye test, and then color blind test. Basa ka nung nasa after ka ma-medical, syempre kailangan mo na magbayad sa cashier. Ang medical fee is 480 pesos. After nyo magbayad sa cashier, pwede na kayo pumunta sa doctor's room. So, doon i-check yung color blind test ninyo. And then, sasabihin niya yung mga napansin niya regards doon sa eyesight ninyo. And then, advice doon sa may physical health ninyo. Yung pagpapamedical pala guys, pwede yung gawin ahead of time, 1 week before kayo magpa-renew ng lisensya ninyo para less hassle. 1 week or 2 weeks yata ang expiration ng medical exam na accredited ng LTO. So, pwede nyo siyang gamitin within 1 to 2 weeks before kayo mag-renew ng inyong license. Normal dito mo na. Mas dito mo na. Patakot ko pa. Sige, patakot. Hindi na mas buhay. Ito na malinaw na.
tapos na tayo magpa-medical, pwede na tayong pumila sa LTO. Ibabalik lang natin yung kopya ng medical center sa mga result natin. And then, kumpleto na tayo ng requirements. Meron na tayong medical certificate. Meron na rin tayong CDE online examination result na pasado tayo. And then, meron na rin tayong, dala natin yung ating driver's license, yung luma. So, sila yung mga nauna na pumila sa LTO pero hindi nila alam na kailangan pa ng medical examination. So, pipila pa uli sila mamaya. Sayang yung unang pinila nila. So, yun yung pinakaunang tatandaan ninyo. Kompletuhin nyo muna yung requirements nyo, guys. Habang binabasa ko yung result ng medical examination ko, meron ako napansin na babae na nasa likodan ko. Hindi ko na lang siya na-videohan. Pumila pala siya, no? Nakapag-medical na siya, nakapila na siya, pero wala pa pala siyang CDE online examination result. So, hindi pa siya nagtitake ng CDE exam. So, yun yung isa pang problema. Dapat, bago kayo pumila, meron na kayong result galing sa LTO portal. So, ang ginawa na lang namin, in-advise namin siya na mag-exam na siya. And then, after niya nga mag-exam, pumasa naman. And then, yun. Tinulungan na lang din namin sa ibang mga tanong. And then, bumaba na siya sa second floor para ipaprint yung result niya. And then, bumalik siya sa pila para ituloy yung registration niya sa LTO. Advice lang pala, no, sa ating mga magpaparenew ng mga driver's license natin. Bukod sa CDE, certificate, medical certificate at lumang driver's license, wala na po tayong kailangang dalihin na iba pa. So, si tatay na nakapula na nakikita nyo sa video, na short si tatay, ang natira na lang sa pera niya is 200 kasi na-advisean siya ng kanyang anak na kailangan daw ng drug test. So, hindi na po kailangan ng drug test, guys. Yung tatlo lang na yun ang kailangan ninyo. So, dahil naawa nga ako ng sobra kay tatay, senior na rin kasi siya, sabi niya babalik na lang daw siya. Sabi ko, tayo, wag na. Para makapagpa-renew ka ngayon, papahiramin na lang kita ng pera kaysa mapagod ka at ma-expired pa yung iyong medical certificate. So, isa pang pinakamahalaga na kailangan ninyong tandaan is yung LTO portal username and password ninyo. So, ang daming pumila na nakalimutan yung LTO portal account nila, yung password nila. Ang daming hindi nakapag-login, nalock yung account nila, kakatry nila na nakakatry na ilogin yung account nila sa LTO portal. So, dapat sa ulado ninyo, alam ninyo, bago kayo pumunta doon, itry nyo nang ilogin sa bahay ninyo or i-change password na kaagad ninyo bago pa kayo pumila sa LTO. Kasi ang daming nagka-problema during their renewal dito sa system nila. Hindi dahil sira yung system, ha? Dahil nakalimutan nila yung username and password nila sa LTO portal. So, lagi ninyo yung tatandaan. Kasi doon nila titignan kung meron kayong mga violation at doon sa portal na yon ang magsasabi yung portal kung dapat kang bigyan ng 5 years validity or 10 years validity ng driver's license. After ninyong ma-correct lahat ng information ninyo doon sa inyong LTO portal account, so kailangan tama yung mga information na doon. Pipiliin ng LTO staff kung 5 years or 10 years yung validity, depending nga po doon sa mga demerit points na naman naipon ninyo or kung meron kayong mga violation. After nyan, syempre, kukunin uli yung inyong fingerprint, index fingerprint, at saka kukuhanan na rin kayo ng picture para sa bago ninyong driver's license. So, bawal po ang earrings, bawal ang naka-jacket, bawal ang may sukbit na bag pag kinukuha na ng pictures. So, mas maganda na huwag ninyo akong gayahin, ang dami kong dalang gamit. Mas magandang komportable yung dala ninyo. Konti lang naman yung mga requirements ninyo, kailangan ng ganong kalaking bag. Para sa mga requirements ninyo, pwede nyo itupi, walang problema. Then, after ng lahat ng yon, kung pareha yung signature ninyo dun sa luma ninyong driver's license, hindi niyo na kailangan mag-sign ng bago. Para lang yun sa mga nag-asawa, nagpalit ng signature. Or, inagpalit sila ng signature nila sa mga ibang ID nila. So, after nun, bayaran na, 580 pesos. And then, tapos na.
meron na kayong new driver's license. Ganun lang kadali guys yung magpa-renew ng driver's license ngayon dahil online na siya lahat. Yo. Yo. And now we're back. Ayun guys, so tapos na tayo magpa-renew. Dito na yung license natin, no? So ayan. So expiration date 2031 na siya. Ayan. So mabilis na yung process, 2 hours. Start from 10 a.m. up to 12. So sibat na tayo. Bali ang binayaran lang natin doon ay, ang binayaran ko lang is 585 sa driver's license din, 480 sa medical. Grabe yung medical nila. Ang medical nila ay ano lang, eye test lang, pero grabe yung bayad, 400. Samantalang dun sa medical ko na isa kasama drug test, eye test sa company, drug test, eye test na yun ha, pero halagang 300 something lang. Sa kabila ang mahal sa nila, ewan ko bakit pinaka mahal. Hindi ako na rin itanong, baka bawi yung lisensya ko. Ayan, ayun magkasya ng mga gamit ko. Ayan. So ayan, uwi na tayo. Back to home base. Mawawala na yung motor ni ate. So recap lang tayo doon sa may CDE or DEP kung tawagin din dati, before pa siya maisabatas, o yung Driver's Enhancement Program, siya rin lang yung CDE natin. So doon sa CDE na yon, meron yung mga video na kailangan ninyo panoorin para maipasa ninyo yung examination. Bakit ko sinabi kailangan ninyo panoorin? Kasi guys, maraming lumabas doon sa in-exam ko na hindi ako aware. Tulad nung mga sa law ng mga four wheels, dahil motor lang naman ang dinadala natin lagi. So kailangan ninyo tapusin yung mga video. So isa to sa mga video, yung 2 hours and 25 minutes. Meron doon, ang sakop noon is defensive driving, road and weather condition, physical and mental state of the driver, road safety, first aid, emergency situation, driver's right upon apprehension. Yan lahat yung nakapaloob sa unang video. And then sa pangalawang video guys, meron tayong road sign, rules on the road, violation fines and penalties, general knowledge in motor vehicle registration, and then general knowledge for driver's license. And then meron pa siyang isa pang 20 minutes na video na kailangan ninyo rin panoorin, kasi special law siya for tricycle and motorcycle. Yung motorcycle law of 2009, RA number 10054, fines and penalties, RA number 10666, yung children's safety of 2015, then fines and penalty, RA number 11235 of Motorcycle Crime Prevention Act. Then after ninyo mapanood yung 20 minutes video na yon, meron pa uli siyang 40 minutes na video for non-pro MV special law. So yun, maraming kayong kailangan na panoorin video guys, para lang maipasa ninyo yon. Pero hindi naman ganun kahirap yung examination. Kailangan nyo lang yata makakuha ng at least 15 or
15 correct answer out of 25. So, maipiprint na ninyo yung LTO portal certificate ninyo na nakapasa kayo sa CDE or DEP seminar or examination. So, yun lang guys, lahat ng mga kailangan ninyong malaman sa pagre-renew ng ating bagong license under the CDE or DEP program. So, I hope marami akong matulungan dito sa video na to. And then, good luck sa pagre-renew ninyo sa inyong driver's license. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe. Thank you. Bye-bye.